nagsabi pa nga na mayroong ano na mayroong bounty hunt, nagba-bounty hunt na yung bounty hunt na yung BIR. May sinend sa anyo kaibigan ko. Sabi niya, yun nga nakalagay ng 1 million, nag-alat ng 1 million. Well, guys, is MMP, small YouTuber ka ba? Alam mo ba, why hindi ka small YouTuber o nag-YouTube ka ba? Isa ka ba content creator? Alam mo ba na may tax tayo? Ano yung pag-uusapan natin? Let's go! So, bago pa lang magsimula, lahat ng sasabihin ko dito is based on articles, okay, about tax, no? About yung itatax na yung content creators. And, yun nga, may reliable sources naman to. I-post ko na lang yung link sa baba para mabasa nyo rin yung mga pinagsasabi ko. Kasi iba dito, sinamarize ko lang kasi masyadong mahaba, masyadong technical. So, I'm here to explain it in the best of my abilities, no? Na ma-layman's term natin yung mga pinagsasabi ng nila. Okay, kasi pure English yung mga nakasulat dito. Nga natin to. So, ni-remind ni BIR nitong August 16 or last week na kailangan na mag-file ng tax ng mga content creators or influencers. So, yun yung maingay ngayon sa social media. Pero ang tanong dito, kailan ba talaga nagsimula to? Kasi ako, lalo na ako, matagal lang nag-YouTube pero na-monetize lang ako noong December. So, paano masabi or kailan ba na bigay itong loan na to? Okay? Kung yun din yung tanong mo, ang sagot dyan, so nung nabasa, nung binasa mo yung article, nakalagay doon na nung naalala nyo last 2020 na yung mga online sellers ay ano daw, ay itatax. So kasama na pala ta yung mga content creator doon. So, paano ba masasabi or ano? Kasi yun nga, as a YouTube influencer o content creator, parang kinukonsider siya ni government as a freelancer. So, self-employed ka, gano'n. So, paano ba masabing na taxable? Ano ba yung taxable as a content creator? So, kung pasok ko sa YouTube partner program, sponsored ka ng social or in blog post, may website ka, tapos monetize siya. Tapos, market affiliate marketing pala, so tapos nagpo-promote ka ng product sa social media kasama yun, syempre kung may courses ka, kung may binibenta kang courses kasama din siya. So ngayon ito yung magulo sa akin, no? Naalala nyo ba noong June 1, 2021, na may tax treaty na pinatupad si Google kung nag-file na kayo noon, meron kayong 50% lang, 15% lang ang kakaltasan ni YouTube. Okay? So, kung kinakaltasan ka ni YouTube nitong treaty na to na 15%, ito yung tanong, guys. Kung may maalam din sa tax. Hindi ko kasi mahanap yung sagot. So, hindi pa ako talaga naganap ng todo. Pero, kung may alam dyan, comment down below. Kung ang viewers mo ay from US, kasi yun yung treaty. Pag viewers mo is from US, yung earnings mo na galing doon is may 15% tax deduction. Okay? So, naranasan ko na siya. So, kung yun yung mga viewers mo, may babayaran ka pa kay BIR. So, yun doon ako confused. Kayo ba confused kayo doon? Kung may alam kayo dito, please comment down below. So, ano ba yung mga, paano ba masabi na kasama, ano ba yung mga platform na recently nagbabayad? So, we have Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, ano ba ba? Miss pa ba ako? Yun lang naman. O, TikTok. Yung TikTok, hindi ko alam kung nagbabayad sila. Ay, may mga influencer. So, binabayaran ng influencer. Alam ko sa US lang yun. So, yun. Tanong dyan. Ang maganda dito, may tax exemption naman dito kung content creator ka. So, ano ba yun? Basta sa nabasa ko, kung kunyari, yung mga gastusin mo, expenses mo sa paggagawa ng content, like
cameras, computer, software license, ano ba, subscription, internet, di ba? Other equipment. So, pwede mo siya isama sa parang hindi dapat tinatax pag nag-file ka na. Yun yung pagkakaalam ko, okay? Yun yung pagkakaintindi ko. So, ano ba mangyayari, guys? Ewan ko, ha? Kasi ako bago talaga ako sa mga tax natin. Lalo na sa talang dyan. Bakit na ba ng tax? Although, siyempre, nung empleyado ako sa isang kumpanya, ano ako, sila nagbabayad ng tax ko. Pero, yun nga, ano ba yung penalty nito? Ang pagkakabasa ko doon ay 100,000 to 1 million pesos yung kabayaran ng penalty doon. At the same time, 6 months detention. 6 to 10, 6 months to 10 detention. Diba? Nakakapanik. So, yun yung siguro kailangan yung magmalinaw. No? Kasi medyo magulo. For me, medyo magulo pa kasi talaga yung tax sa Philippines, lalo na in terms of trading, yung mga ganun, forex, ano po yung forex, wala nga eh, walang tax, kaya nag-trade na rin ako. So yun nga, yun yung latest update sa about sa tax, no? If you do have questions, just comment down below. Pero yun nga, sa tingin mo ba, as kung yun siguro yung patulong ako, guys, no? Una, ito yung unang tanong. Kung may tax ka sa Google, dahil US viewers, viewers mo is from US, syempre may tax ka na doon. Yun nga, binabayaran ko ngayon. Pero, kasama pa rin ba yung sa JR na babayaran ko sa Philippines? Yun, kailangan ko babayaran. Kasi may tax na ako sa Google. So, yun yung una tanong. Ano nga, guys, kwento ko lang din na parang nasabi pa nga na mayroong, mayroong bounty hunt. Nagba-bounty hunt na yung bounty hunt na yung BIR. May sinend sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya, yun nga, nakalagay ng 1 million, nag-alot ng 1 million. Yung BIR. Kung sino makapagturo ng mga influencers na hindi nagbabayad ng tax. So sabi niya, yun nga, hatihan na lang daw niya. Pwede naman, bigyan mo lang sa pamilya kung nabalo na ko. Tandaan nyo guys, ang bottom line daw dito is, kung umikita ka online, kahit saan pa yan, okay? May tax ka. Okay? So, yun lang. Sana malinaw na. No? Once again, this is IMMV. Hanggang sa muli. Paalam.